Ang mitolohiyang Pilipino ay isang makulay na habi ng mga paniniwala mula sa iba't ibang kultura ng mga katutubo. Sa puso ng mga sinaunang kwentong ito ay makikita ang makapangyarihang mga Diyos at Diyosa na kumakatawan sa mga puwersa ng kalikasan, emosyon ng tao, at mga elemento ng kosmos. Ang mga Diyos na ito ay hindi malayo sa mga mortal, sila ay namumuhay na kaisa ng mundo, humuhubog sa takbo ng buhay at pinapanatili ang balanse sa pagitan ng langit, lupa, at ilalim ng daigdig. Si Bathala ang pinakamakapangyarihang Diyos sa mitolohiyang Tagalog at itinuturing na tagapaglikha ng sansinukob. Siya ang ama ng mga Diyos at tao, ang pinagmumulan ng buhay at tagapangalaga ng balanse sa kalikasan at sa lahat ng nilalang. Kilala si Bathala sa kanyang karunungan, kapangyarihan, at habag, at itinuturing siyang patnubay sa maayos na daloy ng mundo. Sa ilalim ng liwanag ng araw at gabay ng kalangitan, isinilang ang mga anak ni Bathala, mga makapangyarihang nilalang na may taglay na karunungan, lakas, at mahika. Sila ang tagapagmana ng kanyang diwa at mga kapangyarihan, bawat isa'y may tungkuling nakaatang sa balikat upang panatilihin ang balanse sa mundo. Si Tala ay ang diyosa ng mga bituin, isang makapangyarihang simbolo ng gabay at pag-asa sa kalangitan. Siya ang nagdadala ng liwanag sa dilim ng gabi, tumutulong sa mga manlalakbay at nagbibigay ng inspirasyon sa mga nangangarap. Sa bawat kislap ng kanyang mga mata, naglalaman siya ng mga lihim ng universo, nag-aanyaya ng mga tanong at pangarap. Si Hanan ang diyosa ng umaga, isang simbolo ng pag-asa, pagbabago, at mga bagong simula. Sa bawat pagdapo ng sinag ng araw sa lupa, siya ang nagdadala ng bagong buhay at mga pagkakataon. Ang kanyang presensya ay nagbibigay inspirasyon at lakas sa mga tao na harapin ang mga hamon ng bagong araw. Si Mayari ay ang diyosa ng buwan, sagisag ng kagandahan, karunungan, at kapayapaan. Sa ilalim ng kanyang malamlam na liwanag, nagiging tahimik ang kaguluhan at bumabalot ang katahimikan sa gabi. Kilala siya bilang mahinahon ngunit matatag, at sa bawat kislap ng buwan ay hatid niya ang pag-asa at bagong simula sa mga naliligaw at nawawalan ng loob. Bukod kina Mayari, Tala, at Hanan, may iba pang mga Diyos at Diyosa na mahalaga sa sinaunang paniniwala ng mga Pilipino. Ang mga Diyos at Diyosang ito ay gumaganap ng mahalagang papel sa pagpapanatili ng balanse ng kosmos at sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao. Narito ang ilan sa mga kilalang Diyos at Diyosa. Si Apulaki ay kilala bilang Diyos ng araw at digmaan, sumasagisag sa lakas at tapang. Siya ang nagbibigay ng liwanag tuwing araw at ginagabayan ang mga mandirigma sa pakikidigma. Ang kanyang presensya ay puno ng determinasyon at sigla na nag-udyok ng tapang sa harap ng mga pagsubok. Si Apulaki ay pinipintuho ng mga mandirigma para sa tagumpay at proteksyon sa labanan. Si Amihan ay ang diyosa ng malamig na hangin, simbolo ng kalayaan at kapayapaan. Sa ilang alamat, si Amihan ay isa sa mga unang nilalang na tumulong sa paglikha ng mundo, pinrotektahan ang mga unang tao, at ginabayan sila tungo sa kaligtasan. Ang kanyang presensya ay magaan, gaya ng hangin, at siya ang nagpapakita ng kagaanan ng kaluluwa at kalayaan mula sa mga pagsubok sa buhay. Si Lakapati ang diyosa ng kasaganaan, pagbunga, at buhay. Siya ang nagbibigay ng masaganang ani at malusog na buhay sa mga tao at kalikasan. Ang mga magsasaka at magulang ay nag-aalay sa kanya upang makamtan ang masaganang ani at supling. Si Lakapati ay kilala rin bilang diyosa na nagpapakita ng walang kapantay na kabutihan at pagbibigay, na ang bawat bagay ay may kakayahang magbigay bunga at magpapanumbalik ng buhay. Si Amanikable ay ang makapangyarihang diyos ng dagat. Kilala siya sa kanyang pagiging mapagmataas at minsang pagiging masungit. Siya ang nagpapatahimik o nagpapasiklab ng mga bagyo at alon, kaya't ang mga mangingisda ay nag-aalay sa kanya ng sakripisyo upang humiling ng ligtas na paglalakbay sa dagat. Si Amanikable ay simbolo ng kapangyarihan ng kalikasan na nagpapakita ng parehong yaman at panganib ng mga dagat. Si Sitan ay ang tagapamahala ng ilalim ng lupa at ang diyos ng kabilang buhay. Siya ang nag-aalaga sa mga kaluluwa ng mga yumao at sinisigurado na ang mga kaluluwa ay mapupunta sa kanilang tamang hantungan. Bagaman may kaugnayan sa kadiliman, ang papel ni Sitan ay hindi masama kundi isang mahalagang bahagi ng siklo ng buhay, kamatayan. Siya ang nagpapataw ng hustisya sa mga kaluluwang gumawa ng kasamaan sa kanilang buhay. Sa Pilipinas, mayroon lamang ilang mga kilalang Diyos at Diyosa tulad ni Bathala, Mayari, Tala, at Hanan, ngunit maraming iba pang mga Diyos at Diyosa ang naninirahan sa ating mitolohiya.
Ang mga ito ay nagtataglay ng iba't ibang katangian at kapangyarihan na nag-aalaga sa mga aspeto ng kalikasan, digmaan, at kasaganaan. Sa kabila ng kanilang limitadong bilang, ang mga Diyos at Diyosa na ito ay nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa sa masaganang panteon ng mga Pilipino na nagpapakita ng ating yaman ng kultura at paniniwala. Ang bawat Diyos at Diyosa ay may natatanging kwento at simbolismo na nag-ugnay sa ating kasaysayan at tradisyon.